Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin po ay nagmamahal. Salamat po sa dakilang biyaya na naghugas sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus at ginawa kami bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiligtas sa amin na wala ang aming pagsisikap at binigyan mo po kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, salamat po sa pagtulong at sa paggabay sa amin na mabuhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyo o Diyos at sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa ministeryo sa Church. Sa oras na ito, salamat po sa paggabay sa amin na mga naligtas upang makinig sa iyong salita sa pamamagitan ng pagtitipon sa amin sa harapan mo, Panginoon. Sa oras na ito ay nagtitipon kami sa iyong harapan, Panginoon, na may iisang isipan, bagaman marami kaming kahirapan at hindi kami makapag-fellowship at hindi namin mapag-aralan ang salita ng Diyos sa iisang lugar dahil sa coronavirus. Maunawaan nawa namin ang salita na nais mong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban. Pakiusap, hawakan mo po kami sa aming kahinaan upang mabuhay kami sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa anumang pagdurusa at kahirapan na mayroon kami habang nabubuhay dito sa mundo. Pakiusap, ipahintulot mo po sa amin ang karunungan na makilala ang salita ng Diyos at magkaroon kami ng katapangan at lakas na gawin ang kalooban ng Diyos. At pakiusap, hawakan mo po kami sa gayon ay walang sinuman sa amin ang matisod. Salamat din po sa pag-iingat at pagtulong sa mga churches dito sa amin pong bansa at sa maraming mga churches sa buong mundo. Pakiusap, ingatan at pangunahan mo po kami na mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong salita sa aming buhay hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Pakiusap din po, pagalingin mo ang mga may sakit at ipahintulot mo sa kanila ang nararapat na biyaya at ingatan mo ang bawat isa sa mga mahihina at doon po sa mga tinutokso. Sa oras na ito ay nagtitiwala kami sa banal na Espiritu na siyang nangunguna sa amin at idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Santiago chapter 4. Sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 15. Hanggang verse 17. Yan, Santiago chapter 4, verse 15 hanggang 17. Babasahin ko po. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Noong nakaraang taon po, nagdusa ang buong mundo dahil sa pandemic na dala ng coronavirus. At tayo rin po ay naghirap sa atin pong Christian life dahil doon sa maraming mga paghihigpit o pagbabawal. Subalit, kahit na tayo ay nasa ganoong sitwasyon,
Ninais pa rin natin na ang Panginoon na siyang muling darating sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Kanya. Pinag-isipan, pinagbulayan natin ang ating sarili, kung anong uri ng tao ba dapat tayo maging sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po natin alam kung gaano katagal na lang ang oras na mayroon tayo, subalit ipinasya na natin sa ating puso na gawin, na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya sa huling pagkakataon na ipinahintulot ng Diyos na gawin ang mga hindi pa natin nagagawa sa pamamagitan ng pagnanais sa Panginoon na siyang muling darating. Pinag-aralan po natin ang salita ng Diyos online kahit na hindi natin ito nagawang mapag-aralan sa pamamagitan po ng sama-samang pagtitipon noong huling winter retreat o New Year retreat. Nagkaroon po tayo ng oras na gumawa ng plano at resolusyon ngayong taon upang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama bilang tayo po ay mga born-again Christians. Sa pagkakataon po na ito, nais ko po na mapag-aralan o mapag-isipan natin kung paano ba tayo dapat mabubuhay sa harapan ng Diyos sa natitira po nating buhay sa pamamagitan po ng salita na binasa natin. Nalalaman po natin ng mabuti ang binasa natin. Subalit, ano ba ang pakinabang kung nalalaman lang natin ito? Ito po ay walang pakinabang kung hindi natin ito gagawin sa ating puso at buhay. Kaya sabi sa Santiago 1:22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita, hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. At sa chapter 1 verse 25, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kaya meron tayong pagbati na pagpalain kanawa ng Diyos sa bagong taon. Hindi po tayo makakatanggap ng biyaya sa pagsasabi lang ng pagpalain kanawa ng Diyos o sa pagnanais lang na makatanggap ng biyaya, eh, hindi po ganoon. Mayroong isang dakilang biyaya na nais ibigay ng Diyos sa mga ligtas na Kristiyano habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Subalit, maaaring makatanggap tayo ng higit na biyaya kung higit tayong susunod, gaya ng sabi ni Jesus sa Juan chapter 13 verse 17, na kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Hindi po ba maraming mga talata ang nagsasabing ang tagatupad na gumagawa ay pagpapalain? Kaya nga kailangan po nating pag-isipan kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin pong buhay at maitakda sa atin pong puso na mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mayroon pong salita na ang resolusyon ay hindi lang nagpapatuloy ng tatlong araw. Subalit hindi tayo dapat na ganitong klase ng mga Kristiyano. Hindi lang gumagawa ng resolutions, kundi kailangan nating isuko ang ating sarili sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng paghugupit sa ating puso dahil meron tayong parehong pag-asa at layunin sa buhay. Kaya sa Santiago 4 verse 14, sabi dito, gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Kahit na gumawa pa tayo ng isang plano, isang taong plano, o pang 10 taong plano, o habang buhay na plano, ay hindi natin alam kung ano ang magaganap bukas. Kaya nga sa mga kawikaan, chapter 27 verse 1, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Kayabangan po ito na may gagawin tayo bukas o sa hinaharap. Alam nyo kung hindi loloobin ng Diyos, kahit ngayong gabi ay maaari tayong kunin ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Santiago 4:14, gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho.
Kaya hindi po tayo dapat na gumawa ng pang isang taong plano o pang sampung taong plano o pang dekada man. Kasi ang otoridad po ay sa Diyos. Wala pong mangyayari kung hindi ito luluobin ng Diyos. Kaya sa verse 15, sabi dito, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Ang tanging bagay na dapat nating sabihin at ang tanging puso na dapat nating taglayin ay, kung luluobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay o mamamatay. Kung luluobin ng Panginoon, gagawin namin ito o iyon. Sa pagsasaalang-alang sa mga salitang ito, napagpasyahan ko po ang pamagat na, kung luluobin ng Panginoon, ay gagawin ko. Sa Hebreo chapter 6 verse 3, at ating gagawin ito kung ipaihintulot ng Diyos. Kung ito ay kalooban ng Diyos, nangangahulugan ito na pinahintulot niya ito. Kung hindi ito kalooban ng Diyos, ay hindi ito ipinahintulot ng Diyos. Kaya nga, kung ito ay kalooban ng Diyos at ipinahintulot ito ng Diyos, gawin po natin ito. Kaya gaya po sa Efeso, sa chapter 5 verse 15 at sa 17, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, sa verse 17. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nalalaman nating mabuti ang salita po na ito, tayo na mga ligtas ay hindi dapat maging hangal. Bilang marurunong, kailangan nating gamitin sa tama ang oras na ibinigay sa atin. Ang tanong, paano? Unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung kalooban ng Diyos, tayo ay mabubuhay. Kung kalooban ng Panginoon, isuko natin ang ating buhay para sa Kanya. Kung ipapahintulot ng Diyos, gagawin natin ito o iyon. Kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi natin ito dapat gawin kahit nais natin gawin. Tanging kalooban lamang ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano po? Hinihimok tayo ng Diyos na unawain ang Kanyang kalooban. Roma 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. Huwag ninyong tularan ang sinumpa, mapangalunya at masamang salinlahing ito. Ang salitang ito ay hindi lamang para sa mga ligtas. Tayo ay naligtas. Gaya po ng sabi sa talata sa 2 Korinto 5:17, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tinanggap na po natin ang bagong buhay at ibinigay sa atin ang ipinangakong bagong langit at bagong lupa. Kaya, sabi, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya ngayon ay kailangan nating mabuhay sa ating bagong buhay, maging iba sa dati nating buhay bago tayo naligtas. Para dito, kailangan nating magbago sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Ibinigay sa atin ng Espiritu Santo ang bagong buhay at ang bagong pag-iisip. Kaya nga, tinutulungan niya tayong magbago sa araw-araw upang mapatunayan kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Dapat nating maunawaan kung ano ang mabuti, yung katanggap-tanggap, yung perpektong kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao po'y ligtas, ay hindi iniisip o inuunawa ang kalooban ng Panginoon, kundi namumuhay lamang siya ayon sa kanyang nais, tapos sinasabi sa kanyang labi na, mangyari nawa ang iyong kalooban, mabuhay man ako o mamatay. Hindi po siya nararapat na maging isang, hindi siya magiging mabuting Kristiyano kung ganito. Kaya nga sa Efeso 5 verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Inaalam, sinisiyasat, dapat nating pag-isipan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sa Hebreo 10 verse 7, kaya't sinabi ko, narito,
Ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balunbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Ito ang salita patungkol kay Jesus. Sa Juan 6 verse 38, sinasabi dito, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin. Gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sa dami ng aklat sa lumang tipan, noon pa ay naisulat na kung ano ang gagawin ni Jesus pagkatapos na siya ay dumating dito sa mundo. Ako ay dumating upang gawin ang iyong kalooban. Ayon sa Biblia, si Jesus ay ipinanganak sa laman sa pamamagitan ng isang birhen sa Bethlehem. Pagkatapos, siya ay dinala sa Galilea. Siya ay namuhay gaya ng naisulat sa Biblia. At ayon sa Biblia, ipinangaral niya ang salita ng Diyos at ipinakita niya ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buong buhay. Kaya gaya po ng nasusulat sa Biblia, siya ay namatay para sa atin at inilibing at ayon sa kasulatan, siya ay muling nabuhay makalipas ang ikatlong araw at umakyat sa langit ayon sa kasulatan. Ipinamuhay ni Jesus ang kanyang buhay ayon sa Biblia, kaya ang nilalaman ng aklat ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ito ay nasa Biblia, sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang kalooban ng Diyos ay ang iligtas tayo. At isinulat ng Diyos ng detalyado kung paano tayo mamumuhay bilang mga taong naligtas. Sa pamamagitan ng Biblia ay malalaman natin ito. Tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Ito'y upang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating natitirang buhay. Gaya po ng sinabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito sa Mateo chapter 6 verse 10. Sabi niya, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban ng Diyos ay natupad sa langit at ang kalooban ng Diyos ay naipasya sa langit. Tapos ito po'y may isa sa katuparan sa lupa. Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang gawin ang kalooban ng Diyos at tayo ay naligtas ayon sa kalooban ng Diyos. At ito ay karapat dapat sa mga taong naligtas na sila ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos habang sila ay nabubuhay. Dapat nating malaman ang kalooban ng Diyos na may paghiling na maisakatuparan ito sa pamamagitan po natin. Sa Roma 8:26, sabi dito, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Kahit na tayo ay ligtas na, mahihina pa rin tayo. Ipinanganak na tayong muli, subalit tayo ay mga sanggol pa rin. Ang sanggol ay hindi nauunawaan ang kalooban ng kanyang mga magulang. Ano ba ang ninanais nila? Kung ano ang nakakalugod at hindi nakakalugod sa kanila ay hindi po nila alam. Ang sanggol ay nais mamuhay ayon sa kanyang sariling nais lang. Kapag siya ay gutom, umiiyak siya para sa pagkain. Kung ito ay hindi mabuti para sa kanya, kung ayaw niya yung lasa, nayayamot siya. Sapagkat siya isang sanggol. Pagkatapos siya ay unti-unting lumalaki, unti-unti niyang nauunawaan ang kalooban ng kanyang mga magulang. At siya ay nagiging isang tao na nakakaalam kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Kaya kahit naligtas sa tayo, hindi pa rin natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin sa Diyos sapagkat napakabata pa natin sa pananampalataya. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, malalaman natin ang kalooban ng Diyos at kailangan nating manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos.
Sa pamamagitan ng salita, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin, makakatanggap tayo ng karunungan at kapangyarihan upang makapamuhay ng ayon sa salita. Subalit kung hindi natin alam kung paano manalangin ang nararapat, sapagkat hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, maaaring hindi natin matanggap ang karunungan at kapangyarihan na makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang Espiritu Santo mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Kapag ang bata ay kumikilos na parang sanggol, sinasabi natin, ay, kailan kaya siya magtatanda? Kailan kaya siya lalaki? Kahit kailan kaya siya magkakaisip? Tapos bumubuntong hininga tayo. Pagkatapos ng mahabang panahon, kung kumikilos pa rin siyang gaya ng bata, ay mag-aalala na po ang kanyang mga magulang. Sila ay maghihinagpis at malulungkot. Ngayon ang Espiritu Santo mismo namamagitan na may mga daing. Kung tayo ay napakahina at hindi marunong manalangin ang nararapat, ang Espiritu Santo, alam niya ang kalooban ng Diyos. Siya ang dumadaing para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos sa halip tayo. Ang Espiritu Santo ang nananalangin sa Diyos sa halip na tayo. Kung gayon, hindi na ba natin kailangan manalangin sa Diyos? Ay hindi po ganun. Ang Espiritu ang dumadaing at itinuturo sa atin ang kalooban ng Diyos. Hanggang kailan natin nahayaan na ang Espiritu Santo ang mananalangin sa Diyos ng mayroong mga pagdaing? Dapat nating malaman ang kalooban ng Diyos at dapat po tayong matuto na manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, hindi na po natin dapat ahayaan na magtagal na ang Espiritu Santo po ang nananalangin na mayroong mga pagdaing. Dapat po tayong matutong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa unang Juan 5 verse 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Na kung tayo yung humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ano ang kapanatagan natin sa Diyos? Ang manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kung gayon ay diringgi natutuparin ng Diyos ang ating panalangin. Ang panalangin ay hindi ang panalangin ng basta na lang at ginagawa ang sariling kagustuhan, kundi ito ay upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano ang kalooban ng Diyos dito sa lupa? Nasaan? Nangyayari lang ba ito ng pusa dito sa lupa? Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay dapat may isakatuparan sa pamamagitan po nating mga ligtas. Kaya ang Espiritu Santo po ay hindi lamang nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos, kundi tinutulungan din tayong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita at pananalangin. Kung hindi pa rin ninyo alam, tanungin ninyo ang mga taong nagpapahayag ng salita o yung mga matatagal na sa church sa pamamagitan po ng maraming karanasan sa kanilang buhay Kristiyano sa loob ng church. Kung gayon, malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Malalaman mo po. Ang pinakamahalaga na dapat ninyong isaalang-alang ay kung ito ba ang kalooban ng Diyos o hindi. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pagbulayan ng salita at manalangin. Kung hindi mo pa rin alam, dapat ka pong lumapit doon sa mga lumago na sa pananampalataya at humingi ka ng karunungan. At dapat tayong makinig sa kanilang payo. Kaya malalaman ninyo ang kalooban ng Diyos nang higit at higit pa. Alam po ba ninyo ang huling panalangin ni Jesus sa Mateo 26:39 doon sa halamanan ng Getsemani ng gabi bago siya dakpin? Sabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Alam niyo, hindi madali para kay Jesus ang magpatuloy sa kanyang sarili kasama ang kahihiyan sa krus at sa harap ng hindi maipaliwanag na pasakit. Hindi po ito madali. Ang biglaang pagdurusa at kamatayan na hindi nalalaman ay hindi matatakasan at may iwasan. Subalit
hindi madali para sa inyo na magtungo sa ganitong kamatayan sa sarili lang ninyo. Sinabi ni Jesus na siya ay dumating upang gawin ang kalooban ng Diyos na naitala sa mga kasulatan. Pagkatapos, ang araw na ito ay dumating. At sabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Ang katawan ni Jesus ay mahina na gaya ng sa atin. Siya ay napapagod, nagugutom, nauuhaw, nalulungkot, lumuluha, nagdurusa. Mayroon siyang katawan na gaya ng sa atin. Walang sino man ang nagnais na masaktan ang kanyang sariling katawan. Kaya ganun din po talaga si Jesus. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Upang gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ito ang ninanais ko o ang kalooban ko. Kalooban ng Diyos, ninanais ng Diyos, kalooban ng Diyos. Iisa lamang po ito. Kung ito ang kalooban ng Panginoon, gagawin ko ito. Kung ipinahihintulot ng Diyos, gagawin natin ito. Kung nais ng Panginoon, gagawin ko. Gaya po nito. Hindi ang ayon sa ibig ko. Hindi ang sanais ko, kundi ang ayon sa ibig mo o sa kalooban mo. Sa salin po ng Biblia, may mga salita na ang pagkakasalin ay kalooban ng Ama. At ang iba ay ayon sa ibig mo, iisa lamang po ito. Kaya nung si Jesus po'y nananalangin, gaano kahirap ito para sa kanya na manalangin? Gaya po sa Lucas chapter 22, verse 42, verse 43, verse 44, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpapalakas sa kanya. Bakit kailangan pakilusin ang anghel upang tulungan si Jesus para palakasin siya? Kasi napakahirap po. Kaya sa Lucas 22:44, sa kanyang matinding paghihirap, nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Kapag kayo po'y nananalangin ng higit na mataimtim, ang dugo ay humahalo sa pawis. Bakit nanalangin si Jesus ng may matinding pagsisikap? Ganito ba kahirap ipahayag ang kanyang kalooban sa harap ng Diyos? Hindi po ito madali. Binanggit niya yung panalangin na ito ng tatlong ulit. Kasi hindi niya magagawa ang kalooban ng Diyos nang hindi muna sinusupil ang kanyang sariling kalooban. Kaya ngayon, mabuhay man tayo o mamatay, dapat tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kaso, hindi ito madaling gawin. Kaya una, dapat muna ninyong isuko ang kalooban ninyo sa Diyos. Gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Paano ko magagawa ang mga ito ng sabay? Gagawin ko ang kalooban ko at gagawin ang kalooban ng Diyos ay wala pong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Gagawin ko ang kaisipan ng laman, gagawin ko ang nais ng Diyos. Paano mo pagsasabayin ito? Kaya may kilala po akong tao, alam niya ang kalooban ng Diyos, sinubukan niyang gawin ang kalooban ng Diyos, subalit siya ay lubos na naguguluhan at nanalangin siya para dito. Siya ay nabalisa na kinakailangan siya na i-admit sa ospital. Namatay na po siya at siya po'y tumungo na sa Panginoon. Subalit sa huli ay nakapag-desisyon siya. Tinawagan niya ako at sinabi, Pastor, nakapagpasya na po ako. Sabi ko, ano yun? Ibibigay ko ang aking lupain sa Panginoon upang pagtayuan ng church building. Malaking halaga ng pera ang pagbenta ng lupaing iyon. Kayamanan, isang malaking kayamanan po iyon. Pero sabi niya, ibibigay ko ito sa Panginoon. Sa huli ay nagtayo sila ng church building sa lupaing iyon. Subalit, sinabi niya, subalit bago ko mapagdesisyon ng iyon, nabawasan siguro ako ng ilang timbang. Ito ay dahil siya ay na-admit pa sa ospital para lang mapagpasyahan ito.
Kaya nga sa ikalawang Corinthians 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Mayroon napakaraming bagay na nabubuhay tayo sa walang kahihiyan kahit na hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pero kailangan ninyong malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon at mag-alala. Mag-alala ng mag-alala sa mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi po yun nararapat. Alam mo na yung kalooban ng Panginoon, pero bakit ka mag-aalala sa hindi naman kalooban ng Panginoon? Kaya naman sinabi rito, nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Hindi ibig sabihin nito na ang kaluluwa ay maliligtas. Hindi lang ang mga taong hindi ligtas ang mag-aalala tungkol sa kanilang kaluluwa para maligtas, kundi pati ang mga taong ligtas kailangan mag-alala kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gaano nyo man gustuhin ang isang bagay, kung hindi naman ito gusto ng Diyos, kailangan ninyong isuko. Kailangan ko bang kayanin kung ano ang gusto niya? Gaano man ito kahirap at maging sa kamatayan man, kung ito ang malinaw po na kalooban ng Diyos, kailangan ninyo itong tanggapin ng mayroon pong katapangan. Gaano man po ito kahirap, kung ito ang kalooban ng Diyos, kailangan po ninyo itong tanggapin ng mayroon pong katapangan. Hindi po ba tayo magkakasala sa hindi pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya nga, kailangan natin pag-isipan ng mabuti at pagbulayan kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa atin pong natitirang buhay. Kailangan ninyong malaman at maunawaan ang kalooban ng Diyos. At kailangan po ninyo na magpasya na gawin ang kalooban ng Diyos. At para magawa ito, kailangan ninyong isuko ang inyong sariling kalooban. Ibig sabihin ito, kailangan ninyong ibaba ang inyo pong sariling kaisipan. Tingnan po natin sa Filipos chapter 2. Filipos chapter 2, verse 6 hanggang 8. Babasahin ko po mula sa verse 5. Simula sa verse 5, babasahin ko. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yun ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ngayon, magkaroon tayo ng pag-iisip ng Panginoon sa atin pong mga puso. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos at ibinigay sa atin ang buhay ng Diyos. At sinabi sa atin na magkaroon ng puso ni Kristo Jesus sa atin. Ano ba ang puso ni Kristo Jesus? Siya ay nasa anyo ng Diyos. Siya ay naroon simula pa ng pasimula. Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa sansinukob sa pamamagitan ng salita. Siya ay walang hanggan. Siya ay hari ng mga hari. Siya ang banal ng Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos na nasaan niyo ng Diyos. Nasaan niyo po siya ng Diyos? Naisip niyo na po ba ito? Subalit siya ay dumating sa anyo ng tao. Siya ay pinanganak bilang anak ng isang mahirap na karpintero. Pinanganak mula sa katawan ng babae, nagkaroon ng katawan na tulad sa atin. At siya ay pinanganak sa sabsaban. Gaano kahirap ang tiniis ni Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon? Wala siyang panahon para magpahinga habang kasama ang 12 niyang mga alagad. Hindi siya makakain ng maayos. At siya,
ay walang sapat na oras para matulog. Siya'y walang sapat na oras na magpahinga. Hindi niya po magawa na makapagpahinga man lamang. Ang mga tao ay sumusunod kay Jesus. At yung iba ay para patayin siya. Itong mga tao na ito'y gaya ng mga asong gubat. Siya ay tinanggihan ng kanyang sariling bayan. Ipinagbili ng isa sa kanyang mga alagad. At ipinako sa krus sa kamatayan. Naisip niyo po ba ang tungkol kay Jesus? Para kanino po? Para sa atin. Bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Siya ay nagpakababa. Ibinaba niya ang kanyang sarili at nagpakita sa anyo ng tao. Iniwan niya ang kanyang dako ng kaluwalhatian. Siya ay nagpakababa. Ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan. Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan at siya ay namatay sa krus. Ang buhay na ito ni Jesus ang naging halimbawa sa atin at sa parehong pagkakataon, ito pong buhay na ito ay para sa ating kaligtasan. Dahil doon tayo po'y naligtas at ngayon kailangan nating sundin ang mga yapak ng Panginoon sa natitira nating buhay. Magkaroon tayo ng puso ni Jesus. Sumunod sa mga yapak ni Jesus. Madali po ba ito? Hindi po. Hindi ito madali. Mahirap po ito. Subalit tayo po ay hindi nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa inyo. Makakaya niyo po ito. Isinuko ni Jesus ang pagiging kapantay ng Diyos. Iniwan niya ang lugar ng kaluwalhatian. Siya ay pumarito sa pinakamababang lupa. Nagtiis siya ng kahihiyan. Nagtiis siya ng pagdurusa sa krus hanggang sa kamatayan. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay naligtas. Ngayon, ano ang gagawin ng mga alagad ni Kristo ng mga naligtas? Ibig sabihin, kailangan nating sundan ang mga bakas ng pagdurusa ng ating Panginoon. Kaya nga, nakasulat sa Lucas 9:23, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin. Sino ang sumusunod sa Panginoon? Ang mga ligtas na Kristiyano. Ang mga ligtas ay mga alagad ni Kristo. Hindi po ba? Tayo ay ligtas at mga alagad ni Kristo. Ang alagad ay alagad na natututo mula sa kanya pong guro. Sumusunod sa guro. Tinutularan ng guro. At kabahagi sa kapalaran ng kanyang guro. Hindi siya tulad ng karaniwang guro, kundi siya ang Panginoon ng aking buhay. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, magpasan ng kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Kaya ngayon tayo ay sumusunod sa Panginoon. Mga alagad na sumusunod sa Panginoon. Tayo po yun. Tayo po ay mga alagad ng Panginoon. Upang sumunod sa Panginoon, kailangan ninyong tanggihan ang inyong sarili gaya ni Jesus na isinuko ang kanyang makalangit na kaluwalhatian at naging tulad sa tao. At sumunod hanggang sa kamatayan. Kaya, kailangan din po ninyong isuko ang inyong mga sarili. Ang ibig sabihin na dapat niyang tanggihan, ibig sabihin, ang namumuno sa atin ay ang Diyos lamang. Ang aking buhay ay hindi na sa akin, kundi sa Diyos. Ang aking katawan ay binili rin ng dugo ng Panginoon. Ang aking buhay ay hindi na sa akin, at ang natitira kong buhay ay hindi ko rin pag-aari. Ang pamumuno ay sa Panginoon. Kailangan ninyong tanggihan ang inyong sarili. Pagkatapos ay makakasunod kayo sa Panginoon, isuko ang lahat ng kaisipan ng laman upang mamuhay ayon sa kanyang espiritu. Kailangan ninyong tanggihan ang inyong sarili. At isuko ang lahat ninyong pagnanais, kaisipan, katigasan ng ulo at ang inyong mga dakilang mga pangarap. Isuko. Kung hindi,
hindi rin kayo makakasunod bilang mga alagad ni Kristo. Kaya gaano po katibay ang inyong resolusyong tungkol sa bagay na ito? Kung pumunta lamang tayo, pumupunta lamang kayo sa church, dumadalo, nagsasabi na naligtas na kayo sa salita, iyan ba ang tunay na pananampalataya? Una, dapat ninyong ibigay ang inyong sarili sa Panginoon. Tanggihan ang inyong sarili. Iniisip niyo po ba na talagang tinatanggihan natin ang ating sarili? Kailangan po kayong manalangin sa Diyos at sabihin po ninyo, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kailangan tayong gumawa ng pangako sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Si Apostol Pablo po, kailanman ay hindi ipinakong kasama ng Panginoon. Subalit ibig sabihin nito na namatay siya sa Panginoon nang ang Panginoon ay namatay doon sa krus. Kaya ang makasalanan ay namatay na at ang matuwid ay nabubuhay na. Kaya ginawa tayong isa ng Espiritu Santo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kung namatay kayong kasama niya, kayo ay mabubuhay na kasama niya. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ibig sabihin nito na hindi lamang ang aking kasalanan ang ipinako, kundi ang buo kong sarili ang ipinako. Kaya sinabi ng Espiritu Santo, nang si Jesus ay ipinako sa krus, sinabi ng mga Hudyo, bumaba ka dyan sa krus. Kung ikaw ang Kristo, kung ikaw ang hari, bumaba ka dyan sa krus. Kung gayon ay maniniwala kami, maaaring sumagot si Jesus na hindi ako maaaring bumaba. Bakit? Dahil kailangan kong sundin ang kalooban ng Diyos bago ko gawin ang pagliligtas sa mga makasalanan. Yun pong kalooban ng Diyos. Kung si Jesus ay bumaba sa krus, ang kalooban ng Diyos ay masisira. At kung si Jesus ay bumaba sa krus, ang lahat ng mga makasalanan ay mapapahamak. Kaya siya ay sumunod hanggang sa kamatayan. Tayo rin po ay namatay na kasama ng Panginoon, kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sino po ang Kristong ito? Siya na lubusang sumunod sa kalooban ng Diyos, siya po ang Kristo, at siya ang nabubuhay sa akin. Ano ang ating idinadalangin kung manalangin tayong kasama ng Espiritu Santo? Mananalangin akong tulad kay Jesus. Kailangan ninyong manalo sa pakikipaglaban sa inyong sarili. Gusto kong gawin ang kalooban mo, ang aking kagustuhan ay ang gawin ang kalooban mo. Paano ko masusunod ang Panginoon kung hindi ko isusuko ang aking sarili? Kung tatanggihan ninyo ang inyong sarili at pasanin ang inyong krus, ngunit kung hindi ninyo isinusuko ang inyong sarili, paano ninyo mapapasan ang krus? Paano ninyo masasabi na namatay ka sa krus kung hindi niyo man lang isinusuko ang inyong sariling kalooban? Ang krus ang pinaka nakakatakot na parusang kamatayan sa Roma. Ang krus ang pinaka nakakapinsalang kahihiyan, pinaka masakit na parusa. Ang inosenteng tao ang dumanas ng ganitong kahihiyan at siya ang nagdusa para sa atin. Hindi natin alam kung ano ang krus para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Upang sumunod sa Panginoon, subalit tayo ay meron tayong sariling krus. Ang aking krus na dapat kong pasanin. Kaya pasanin po ninyo ang inyong krus. Pasanin ninyo yung sarili ninyong krus. At yan ay pasanin ninyo araw-araw. Araw-araw po ninyong pasanin ang krus na yan. Ang pagpasan sa krus ay hindi magtatapos ng isang beses lang. Ito po ay araw-araw. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pagkatapos niya bang sabihin yun? Doon na lamang ba yun natapos? Hindi po. Pagkatapos nun siya'y hubad, siya'y gutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilalamig, nanginginig, binubugbog, ikinukulong, at halos namamatay ng maraming beses. At siya'y pinagbabato hanggang kamatayan, ngunit siya'y nabuhay, tumayo, at muling ipinangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang.
Sa huli si Pablo po'y pumunta sa Roma at siya'y namatay habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Kaya gaya ng sinabi ni Jesus, natupad na. Doon sa krus, sinabi ni Jesus, natupad na. At sinabi rin ni Pablo, bago siya mamatay, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya siya'y nagtagumpay. Kaya kailangan din nating sundin ang daang iyon. Si Apostol Pedro lumakad din sa daang iyon. Pati ang ibang mga apostol ay sumunod doon. At marami pang mga manggagawa ng Panginoon ang sumunod doon. Tayo din ay dapat sumunod sa daang iyon. Kaya ito po'y araw-araw. Pagkatapos ng kaligtasan, tayo nagpapatuloy na pasanin ang krus hanggang sa tayo ay makarating sa harapan ng Panginoon. Sa 1 Pedro 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ano po ang upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon pagkatapos ng maligtas? Tayo ay dapat na hindi na mamuhay ayon sa pagnanasa ng mga tao, sa pagnanasa ng laman, o sa walang kabuluhang pagnanasa ng sanlibutan, kundi para sa Panginoon. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinasabi po ng Biblia na tinatanong po tayo ng Biblia kung bakit hindi tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung nais nating mamuhay para sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Ito po ay normal. Ang abnormal po ay yung hindi na mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Sa 1 Juan chapter 2 verse 7, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang mga bagay na iyon ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Iyon po isang bitag ng Diablo. Ang mundong ito ay nakikita lamang ang pisikal na pagnanasa. Pagnanasa sa material, pagnanasa sa sanlibutan, at pagnanasa para sa karangalan. Lahat ng makalamang pagnanasa na ninanais ng mga tao ay mula sa mga bitag ng Diablo. Ang mga tao ay nauhuli at kinakaladkad ng mga ito. Hanggang sa impyerno. Kung hindi natin ito nalalaman, mga tao po, gustong-gusto nila yung mga bagay na ito. Kaya nga ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Nahiinggit po ba kayo doon? Dapat ba tayong mabuhay gaya nila? Hindi po, hindi tayo dapat mabuhay ng ganun. Ang Panginoon ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod. Sabi sa Filipos chapter 2, verse 8 hanggang 10, matapos dumaan sa kahihiyan at sakit ng ilang sandali, doon sa krus si Jesus ay pumasok sa walang hanggang kaluwalhatian. Iyon ang daang dapat po nating lalakaran. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ang pamumuhay Kristiyano ay mahirap. Ang paraan upang makasunod sa Panginoon ay yung pagdurusa lamang po, wala ng iba. Gayunman, matapos ang ilang sandaling pagdurusa, mabibigay ang Diyos sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat na maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian. Panandalian lang para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Balikan natin sa Filipos chapter 2, sa verse 13 po. Filipos chapter 2 verse 13.
Basahin natin. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa atin. Ang Diyos ay kasama natin at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Kaya ngayon, tayo ay lumalakad ayon sa mga gawa ng Espiritu Santo na nasa atin. Ano po ba ang ginagawa ng Espiritu Santo? Siya ay gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa. Sinabi ni Apostol Pablo, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, mayroon pong isang bagay ang buong katapangan niyang ninanais. Ano ang ninanais niya na may katapangan? Kayamanan ba at walang hanggang kaluwalhatian? Hindi ho. Ninais niya na si Kristo'y dakilain sa kanyang katawan. Ninais niyang maluwalhati ang Diyos. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito po yung nais niya. Siya'y nabuhay sa ganitong paraan. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sabi niya, kaya tayo dapat ding lumakad sa daang iyon. Ito po ay hindi espesyal na bagay na hinihiling lamang para sa mga apostol. Hindi po tayo magiging gaya ni magiging apostol gaya ni Pablo o ni Pedro, ngunit ang paraan po ay magkapareho. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo kung ano ang nakakalugod na kalooban ng Diyos at nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa ang kalooban ng Diyos at nagbibigay sa atin ng masidhing pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Siya ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya dapat, ito po ang ating hinihiling na magawa na makapagbigay lugod tayo sa Diyos. Bukod dito, lahat ng ibang kahilingan ay dapat nating itapon. Kailangan nating itapon ang mga kahilingang walang saysay. Sa palagay ko po, dapat nating ibasura ang mga iyon. Roma 15 verse 3, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Walang ginawa si Kristo para bigyang lugod ang kanyang sarili. Tanging upang bigyang lugod lamang ang Diyos ang kanyang ginawa. Sa Juan chapter 8 verse 29 sabi, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Sinabi ni Jesus na palagi niyang ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya ang amang Diyos na nasa langit ay palaging kasama niya. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa. Kahit po nang si Jesus ay namatay doon sa krus, ang Diyos ay kasama niya. Nang si Jesus ay umahon matapos mabautismuhan sa ilog Jordan, ang langit po ay nabuksan at ang Espiritu Santo ay bumaba kay Jesus sa anyo ng isang kalapati at mayroon pong tinig ng Diyos ang narinig. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Si Jesus po ay minahal at kinalugdan ng Diyos. Sa Mateo 12 verse 7, si Jesus ay nagpunta sa mataas na bundok, biglang nagbago ng anyo. Si Moises at si Elias ay nagpakita sa harapan ng Panginoon, magkasama sila. At ano po ang kanyang gagawin? Sinabi na siya ay pupunta sa Jerusalem sa hinaharap at umamatay sa krus. Si Moises at Elias ay mga kinatawan ng lumang tipan. Si Moises po ang kinatawan ng kautusan. Si Elias ang kinatawan ng mga propeta. Kaya pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta sa Roma 3 verse 21. Nangangahulugan po ito na hindi tayo dapat na lumampas sa mga salita sa panahon po natin. Dahil binanggit na po ni Jesus ang kanyang kamatayan at siya po ang kinatawan ng lahat. Kaya nga, siya ang mamamatay. Si Jesus po ang mamamatay. At pagkatapos po, narinig ang tinig ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa Mateo 17 verse 5.
ang Diyos po'y nalugod nang si Jesus ay magpasya na mamatay doon sa krus. Hindi po nalugod ang Diyos dahil siya ay namatay, kundi dahil siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Ang tinig na iyon ay hindi lamang para kay Jesus, kundi para sa ating mga naligtas sa pamamagitan ni Jesus. Matapos nating maligtas, ang Diyos ay nagsasalita sa atin ng ganito, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod." Si Enoch po ay hindi lamang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi siya rin ay nagkaroon ng patotoo bilang taong kinalugdan ng Diyos sa pamamagitan po ng pamumuhay niya sa pananampalataya. Parehas din po sa atin. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang nag-iisang layunin ng mga ligtas na Kristiyano sa buhay ay, paano ko mabibigyang lugod ang Panginoon? Nangangahulugan ito na dapat ang maging layunin ng ating buhay ay ang kalooban ng Panginoon. Hindi na po ito yung pagbibigay lugod sa ating sarili kung paano makakakain ng masarap, mabubuhay ng maayos. Hindi na po ganun. Paano ko gagawin komportable ang aking buhay? Hindi na po. Paano ako magsasaya sa aking buhay? Paano ako makakakuha ng pisikal na kasiyahan? Ito po ba ang hinihiling ninyo? Huwag na po. Kung may ganito po kayo sa inyong puso na sinasabi na at ang nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos, kung ganyan pong nasa puso ninyo na magbigay lugod sa inyong sarili, hindi po ninyo mabibigyang lugod ang Diyos. Magagawa ba nilang isuko ang pagnanasa ng laman? Sa ikalawang Korinto 5 verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, "Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan." Sinabi ni Pablo na hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang aming. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, o mabuhay man tayo ng matagal, tayo man ay umalis at mamatay sa harapan ng Panginoon, ang aming mithiin ay bigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Kung tayo nabubuhay upang bigyang lugod ng Panginoon, at kung mabibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kamatayan, kung ganun, dapat tayong mamatay. Hindi ba dapat natin gawin yun? Dahil tayo yung mga alagad ni Kristo, sa Galatia 1:10, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ng mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ang alipin po ay nabubuhay lamang upang bigyang lugod ang kanyang Panginoon. Kung siya'y mamatay at malulugod ang kanyang Panginoon, dapat siyang mamatay. Ang alipin ay walang karapatan at kalayaan para sa kanyang sarili. Ang mga alagad ng Panginoon ay nabubuhay lamang upang sundin ng Panginoon at upang bigyang lugod ang Panginoon. Kung ikaw ay magbibigay lugod sa iba, o kung bibigyang lugod mo ang sarili mo, o kung bibigyang lugod mo ang isang bagay sa halip ng Panginoon, o kung maghahanap ka ng kasiyahan sa iba, ibig sabihin yun, hindi ka alipin ni Kristo. Paano magagawa yun? Sasayangin mo na lamang ba ang natitira mong buhay, yung kakaunting buhay na yan, kung ikaw ay tunay na alipin ni Kristo? Sa 1 Tesalonica chapter 2 verse 4, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sinusuri ng Diyos ang ating mga puso. Sinusuri niya ang ating puso kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Kaya dapat nating bigyang lugod ang Diyos na sumusuri ng ating mga puso. Opo, ganito po ang dapat nating gawin.
Sa Lucas 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, 15 verse 7, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kapag naligtas ang mga makasalanan sa lupa, nagagalak po ang Diyos na nasa langit. Ipinapangaral po natin ang Ebanghelyo dahil ang kaluluwa ay dukha. Pangalawa lamang po ito at ang una po ay upang bigyang lugod ang Diyos. Sapagkat nalulugod ang Diyos kapag ang isang makasalanan ay naligtas. Kaya nga, kapag may nagsabi sa atin na may isang makasalanang naligtas, at kapag nakarinig tayo ng balita na mayroong gawain ng kaligtasan sa alinmang bansa sa mundo, di po ba tayo lahat ay nagagalak? Bakit tayo nagagalak? Sapagkat nagagalak ang Diyos, kaya tayo nagagalak din. Awit 37 verse 4. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso ay ibibigay niya. Ano pong ibig sabihin ng sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya? Ibig pong sabihin magalak sa Panginoon. Sino po ba ang makapagbibigay lugod sa Diyos? Silang mga nagagalak sa Diyos ang maaaring makapagbigay lugod sa Diyos. Ang Panginoon nga mismo eh, namatay at nagalak sa pamamagitan po ng pagliligtas sa atin. Kaya sa 1 Pedro 1, talatang 8 hanggang 9, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Kaya't kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tayo po yung nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Bakit po? Sapagkat iniligtas tayo ng Panginoon. Habakuk 3:17 hanggang 18, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa silungan. Wala akong anuman, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Sa Isaiah chapter 61 verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao'y magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Kaya tayo'y nagagalak na mabuti. Alin po ang higit na kasiyasiya kaysa dito? Iniligtas tayo ng Diyos. Ginawa tayong masaya. Ano po ba ang dapat nating gawin? Di po ba dapat nating pasayahin ang Diyos kahit na humantong man tayo sa kamatayan? Paano pong nakakakain ng maayos, nakakapamuhay ng maayos ang isang taong ligtas? Nangangarap po ba tayo na gaya ng mga taong tagasanlibutan? Huwag po, magalak ka sa Diyos. Hanapin ang kagalakan sa Diyos. Ibig po sabihin na dapat tayong magalak sa kung ano yung nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Kung gayon, isa sa katuparan ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Tinutupad po ng Diyos ang kahilingan ng mga taong nagpapasaya sa Kanya. Kung gagawin lang natin na mapaligaya ang Diyos, gagawin naman ng Diyos ang makapagpapaligaya sa atin. Kung gagawin natin ang gawain ng Diyos, ang Diyos ang gagawa sa ating mga gawain, ano man ito. Diyos po ang gagawa para sa atin. Sa Juan 7 verse 17, kung ang sinuman ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Kayo mga nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos, siguradong hahayaan po ng Diyos na maunawaan nila ang salita ng Diyos. Alam niyo po bang maraming itinuturo ang church natin tungkol sa Biblia? Ang mga miyembro po ng ating church ay mabilis maghanap ng mga talata sa Biblia. Natatagpuan niyo kaagad ang chapter at verses kapag sinasabi ko po ito. Noon, nakakita po ako ng isang elder ng isang church at hindi niya po alam kung nasaan sa Biblia ang Habakuk. Hindi niya alam kung nasa Luma o Bagong Tipan. Patuloy niyang hinahanap at nasabi sa, nasaan ang Habakuk? Minsan sinabi ko na sa isang lalaki na hanapin niya ang Hezekiah sa chapter 5.
Verse 18, wala naman po ito sa Biblia pero hinanap niya pa rin ito. Wala po siyang kamalay-malay kung mayroon ba nito o wala sapagkat hindi niya alam ang Biblia. Ngunit hindi pa po ako nakakita ng ganito sa ating church. Magugulat po ang mga tao makakakita kapag nakita nila kung gaano kabilis tayong maghanap ng mga talata. Bagaman ang kaalaman at pagkatuto ng maraming tungkol sa Biblia, yung pagpapasalamat, yung pagsunod po ay kailangan isama po natin. Kailangan nating sumunod. Santiago 4:17, kaya't sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ano po ba ang gagawin ninyo kung naunawaan na ninyo ang lahat ng iyon? Sumunod po. Kailangan nyo pong sumunod hanggang sa abot ng inyong kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Para sa mga nais na gawin ang kalooban ng Panginoon at silang sumusunod sa Diyos, hahayaan po ng Panginoon na maunawaan nila yung salita ng Diyos nang higit pa. Kung hindi nyo po sinusunod ang inyong nalalaman mula sa Biblia, babawiin po yan ng Diyos. Kaya sabi sa Juan 7:17, kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya kung ang turo'y mula sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ganon din sa mga awit 25 verse 4, ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Gaya po ito sa Juan 7 verse 17, hindi po ba? Na kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya kung ang turo'y mula sa Diyos. Sa mga awit 25 verse 9, at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Sino po ba ang mapagpakumbaba? Sinabi po ni Jesus, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ang maamo po at mapagpakumbaba ay gaya po ni Jesus, gaya po ng tahimik na tupa sa harap ng manggugupit at dinadala sa katayan. Hindi nila ibinubuka ang kanilang bibig, maamo at tahimik na sumusunod sa Diyos, walang pagrereklamo. Itinuturo po ng Diyos ang daan ng Panginoon sa kanila na sumusunod sa Diyos. Nang gaya po ng tupa, may katahimikan po, walang pagrereklamo. Maraming tao po ang nakakaalam sa Biblia. Pero hindi nila ito sinusunod. Hindi natin pwedeng sabihin na alam nila yung Biblia eh. Magiging mayabang sila dahil sa kaalaman. Bakit po ba natin pinag-aaralan ang Biblia? Upang turuan ng ibang tao? Upang magmalaki na marami kang alam? Eh, hindi po ganun. Pinag-aaralan po natin ang Biblia upang sundin ng Diyos. Sa mga awit, chapter 25, verse 12, Sino ang tao ang natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daang dapat niyang piliin. Sino ang tao na natatakot sa Panginoon? Para sa mga natatakot sa Panginoon, siya ang tuturuan ng Diyos sa daan na dapat niyang pipiliin. Tignan po natin sa mga awit, chapter 32. Tignan natin, awit, chapter 32. Awit 32, verse 8, hanggang verse 9. Babasahin ko po. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Ipapaalam at ituturo ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga ilawan sa aking mga paa ang salita mo, liwanag sa landas ko. Ipapaalam at ituturo sa atin ng Diyos ang daan na dapat nating lakaran, at sabi pa dito, papayuhan niya tayo na ang kanyang mga mata ay nakatitig sa atin.
Nang unang punta ko po sa Sogwi po, sa Jeju Island upang mangaral, wala akong matagpo ang bahay na maaari kong matuluyan. Kaya't nagtanong ako kung paano makarating doon sa isang malapit na tagapamahala ng tindahan. Nagtanong po ako, sabi ko, alam mo ba kung paano makakarating dito? Sabi niya, pumunta ka sa dahang ito pagkatapos sa dahang iyon. Sabi ko, salamat po. Pero hindi ko matagpuan yung kalsada na sinabi niya sa akin. Hindi ko sigurado kung saan ako pupunta. Kaya nang sandaling yun, sinigawan niya ako, wag dyan, hindi dyan. Dapat kang pumunta sa daan na yun, sabi niya. Napakabuti po niya. Pinagmamasdan po niya ako upang siguraduhin pupunta ako sa tamang daan. Gaya po ng babaeng iyon, ipapaalam at ituturo sa atin ng Diyos ang dapat nating lakaran. At saka papayuhan niya tayo na ang kanyang mga mata ay nakatitig upang tingnan kung tama ang daang nilalakaran po natin. Kaya nga papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa. Sinusubukan po nilang huwag sumunod sa kanilang mga amo. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan silang gayakan na may busal at paminkaw. Sa kalagayan naman po ng baka, binubutasan po ng may-ari yung ilong ng mga baka. Susunod po ba tayo kapag gagayakan tayo ng may busal at paminkaw gaya ng kabayo o ng mula na walang unawa? Ganun po ba? Kung hindi po tayo susunod sa kanya, eh baka hatakin nga po tayo ng Diyos sa kanyang daan na may busal at paminkaw. O kaya baka paluin po tayo at hilain tayo patungo sa kanyang daan. Subalit hindi na po dapat tayong magkaganon. Hindi po ba? Maging masunurin po tayo. Tingnan po natin sa awit 37. Awit 37. Sa verse 23 at 24, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagamat siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuhal sapagat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ang Panginoon ang nagtatatag ng mga lakad ng isang tao. Kaninong lakad ang itinatatag niya? Ang mga taong hindi ligtas ay hindi makakalakad sa ibinigay na hakbang na ito. Subalit ang mga taong ligtas ay dapat lumakad sa daan na itinatag ng Diyos para sa atin mula ng araw na tayo ay naligtas hanggang sa araw na makaharap natin ng Diyos. Ang mga mata ng Diyos ay nasa atin po, maging tayo man ay lumalakad dito o hindi. Kaya at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Kaya ang paglakad sa daan ito ay nakapagpapaligaya sa Diyos. Bagamat siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuhal. Maging ang iyong mga, yung mga lumalakad po sa daan ay tinatag ng Diyos, minsan po nahuhulog sila. Ngunit ang Diyos ang aalalay sa ating kamay. Inaalalayan niya tayo upang hindi tayo lubos na mabuhal. Kapag lumalakad tayo sa kanyang daan, ang kanyang mga mata ay nasa atin. Iniingatan, pinoprotektahan niya tayo upang makapagpatuloy tayo sa kanya pong daan. Ganito po. Kaya siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Awit 121 verse 3 hanggang 4. Yan po ang sinasabi. Iingatan niya po tayo na kapag tayo lumalakad sa kanyang daan, yung kanyang mga matay nakatitig sa atin. Kaya ngayon, yung atin pong daan na dapat lakaran o tahakin, ito po itinatag na ng Diyos. At pinagmamasdan niya ang bawat isa sa atin upang tingnan kung tayo ba'y tumutungo doon o lumalakad doon o kung hindi. Pinagmamasdan po tayo ng Diyos. Tingnan po natin sa awit 37 verse 5. 37 verse 5. Sabi sa verse 5, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon at Siya ay gagawa. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Ibig sabihin, hayaan natin na ang Panginoon ang gumabay ayon sa kanyang kalooban. Hayaan natin siya, nagabayan ka sa kanyang daan. Kailangan po ninyong matuto na ipagkatiwala sa Diyos ang inyong pong paglakad.
Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Tinutulungan at ginagabayan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. At dapat nating gawin ang magtiwala, yung ipagkatiwala ang ating lakad sa Diyos. Kapag ginawa natin ito, gagabayan, paprotektahan Niya tayo ayon po sa Kanyang kalooban. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, Siya iyong kilalanin at itutuwid Niya ang iyong mga landasin. So magtiwala at umasa sa Diyos ng iyong buong puso. Ano ba ang pagtitiwala sa Diyos? Manampalataya sa salita ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos ng may pagtitiwala sa Diyos. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Ibig sabihin ito na huwag kang magtiwala sa sarili mong kaisipan. Huwag sa sarili mong karunungan. Tila mas magiging mabuti kung gagawin ito sa sarili mong paraan kaysa sa paraan na sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit, huwag po. Sa lahat ng iyong mga lakad, Siya'y iyong kilalanin at itutuwid Niya ang iyong mga landasin. Kaya kapag gumagawa tayo ng mahalagang desisyon, huwag yung gawin yung nasa isip lang ninyo. Tanungin muna ninyo yung Diyos, tanungin ninyo yung salita ng Diyos. Kung hindi pa rin ninyo alam, tanungin po ninyo yung mga mangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga nakakatanda sa church at yung mga tinutularan po ninyo ng mga kapatiran, tanungin ninyo sila at bibigyan nila kayo ng karunungan. Pagkatapos po nito, kinakailangan po tayo na maging maingat sa atin pong paglakad. Sa lahat ng iyong mga lakad, Siya'y iyong kilalanin at itutuwid Niya ang iyong mga landasin. Kaya, isaalang-alang po natin yung Diyos sa ating mga pasya, mga desisyon. Sa Kawikaan 16 verse 3, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Nangangahulugan po ito na dapat ninyo itong ipagkatiwala ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabi sa inyo ng Diyos na ipagkatiwala ninyo sa Panginoon, dapat natin itong ipagkatiwala ayon sa kalooban ng Diyos. At magiging matatag ang iyong mga panukala. Kung tugma ito sa kalooban ng Diyos, itatatag ito ng Diyos. Gaya po sa Kawikaan 16 verse 9, ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan. Ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Kaya kahit na ang tao ay magplano ng kanyang daan, Diyos ang gumagabay sa kanyang landas at hakbang. Kung hindi ito tugma sa kalooban ng Diyos, ang pagkaplano po ay magiging walang kabuluhan. Kaya nga po eh, dapat ninyong pag-isipan ng malalim kung ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Sabi sa Kawikaan 19 verse 21, sa puso ng isang tao ang panukala'y marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Kaya kahit na maraming plano sa isipan ng isang tao, hindi ito palaging natutupad. Ang kalooban ng Diyos, yun lang ang lubusang matutupad. Kung hindi ito karapat-dapat ayon sa kalooban ng Diyos, ito po'y mawawasak. Kaya meron nagsabi, gagawin ko ito, iyon. Kung maging kalooban man ito ng Diyos o maging hindi, gagawin ko pa rin ito, iyon. Sa Santiago 4 verse 15 hanggang 16, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung kalooban ng Panginoon kami mabubuhay at gagawin namin ito, iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ano ba ang nagmamalaki sa kayabangan? Ito po yung pagsasabi na ito ay magaganap ng sa sariling plano nyo lang. Ang gayong pagmamalaki ay masama. Ito po yung pagsubok sa Diyos na gaya po ng ginawa ng mga nagtayo ng Tore ng Babel. Ibig sabihin po, makakagawa kayo ng mundo na maayos na kahit na wala ang Diyos, magtatayo ng Tore na ang taluktok abot hanggang langit. Huwag po natin gawin ninyon. Sabi sa Jeremias 10 verse 23, alam ko, o Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ng magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ang lakad ng tao po ay wala sa kanyang sarili. Ibig sabihin, dapat ay gabayan ng Diyos ang lakad na iyon ng tao. Dapat niya itong ingatan, dapat niya tayong tulungan, dapat kong tiyakin na ang daan ko
kung saan ako patungo ay talagang patungo sa daan na itinakda ng Diyos. Alam niyo, sa panahon ngayon, yung mga sasakyan, meron na silang yung navigation. Ang navigation po, ito po yung nagtuturo sa inyo na eksaktong daan. Hindi dapat tayo patungo lang sa langit nang hindi nag-iisip. Kung susundin natin ang daan na itinakda ng Diyos, hiingatan at poprotektahan din po tayo ng Diyos. Kung aalis ka sa daang iyon, bibitawan ng Diyos ang iyong kamay. Hindi lamang bibitawan, kundi tutulungan ka din na maunawaan na wala kang magagawang anuman ng malayo sa salita ng Diyos. Ikaw po ay didisiplinahin ng Diyos. Madidisiplina ka. Tingnan po natin sa Biblia ng isang beses pa sa Jeremias 45. Jeremias chapter 45. Sa verse 5 po. Jeremias 45 verse 5. At ikaw, naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Meron ka bang malaking pangarap para sa sarili mo? Nasabihin sa iyo ng Diyos na bakit mayroon kang hindi karapat-dapat na plano? Huwag po ninyong gawin yan. Para po sa inyo. Ano man ang gawin natin sa hinaharap, para sa kalooban ng Diyos, dapat tayong konektado sa banal na kalooban ng Diyos. Anong bagay na walang kinalaman sa Diyos ay masama. Kaya nga, sa Roma 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasalanan po ang hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga may tanong naghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo nang hanapin ang mga iyon sapagkat narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman. Ngayon, ang puot at paghuhukom ng Diyos ay napakalapit na sa ating mga mata. Ngunit sinasabi ninyo, anong iniisip ninyo? Kayo'y nag-iimbak ng kayamanan para sa mga huling panahon. Mag-iipon ka pa ba ng kayamanan o pag-aari na nakatakdang masunog? Tayo po ay mga taong nabubuhay sa mundo na maglalaho ang mundong ito at para sa tayo po ay nabubuhay dito para sa mga bagay na walang hanggan. Kaya ngayon, ano man ang ating gawing plano, pag-isipan po ninyo ng malalim ang tungkol sa kung ito ba'y para lamang sa inyo o para sa kaluwalhatian po ng Diyos. Huwag po kayong mag-imbak ng mga kayamanan para sa huling panahon. Ito po yung mga kayamanang maglalaho at mawawasak. Sa 1 Korinto 10 verse 31, kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Roma 14:7-8, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili. Walang sino man na namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Hindi natin dapat kalimutan ng ganitong puso upang maalala po natin ito magpakailanman. Kung mali ang ginagawa natin, ito ay dahil hinahamak natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Siya ang Panginoon ng buhay natin. Gaano ba kalaking sakripisyo ang ginawa ng Diyos para ibigay sa atin ng Diyos para sa atin? Subalit, mamumuhay lamang ba kayo sa sarili ninyong paraan? Hindi po ito dapat. Wala tayong karapatang mabuhay o mamatay para sa ating mga sarili. Ang pamamahala ay nasa Panginoon. Kaya Panginoon, mabuhay man ako mamatay, gawin mo ang kalooban mo. Ngayon, isipin po ninyo na ang taong ito, ito na ang huli. Ang araw na ito ay maaaring huling araw na rin. Subalit isipin po natin, ang taong ito bilang huling taon na ipinapahintulot sa atin ng Diyos, paano tayo mamumuhay ngayon? Gugugulin pa rin ba ninyo ang taong ito sa katamaran lang? Ngayon po, kailangan nating magpasya sa kung ano ang gusto nating planuhin, yung pag-uugali natin. Meron pong apat na elemento ng buhay pananampalataya: salita ng Diyos, panalangin, ebanghelismo, fellowship. Yung paglilingkod rin po ay sa loob ng fellowship. Kaya mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na.
Kayo po ay palaging kumakain 3 beses isang araw, subalit hindi ninyo sinusubukang magbasa ng Biblia kahit isang chapter lang. Sa Job, sabi po ni Job, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Higit kaysa pagkain, subukan po ninyong magpasya sa isip po ninyo na magbasa ng Biblia kahit na 4 chapters lamang kada araw. At subukan din po ninyong gawin ito ng tuloy-tuloy. Dahil marahil ang resulta po nito ay magiging mabuti. Ang Diyos po ay malulugod, kaya i-memorize po natin ang mga Bible verses. At sundin kung ano ang naunawaan po natin. Isagawa ito. Sabi po ng Biblia, manalangin kayong walang patid, kaya manalangin tayong walang patid. Itinuro po ni Jesus na ang tao ay dapat na palaging manalangin at huwag manlulupaypay. Totoo po, ang panalangin ay pakikipag-usap. Ito po'y pakikisama sa Diyos. Kung mayroon pong, halimbawa, isang anak at tatay, o mag-asawang lalaki at babae, subalit kung walang pag-uusap buong araw, ano yun? Normal lang po ba yung ganitong klase ng relasyon? Hindi ho. Kaya ganun din po, nais ng Diyos at nagagalak siyang makipag-usap sa atin. Kaya kailangan po natin makipag-usap sa Kanya. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos kasi tayo po'y mahina pa. Dapat nating pababain ang Kanyang kamay at magagawa natin ito sa pamamagitan po ng atin pong pananalangin. Mapapababa po natin yung makapangyarihang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kaya gaano karaming bagay ba ang hindi natin natatanggap dahil hindi man lang tayo nananalangin? Bakit hindi kayo manalangin? Kundi humahanap pa kayo ng ibang paraan sa pamamagitan ng sarili ninyo. Sinabi po ng Diyos, kayo'y bibigyan ko. Tungkol naman po sa evangelism. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Huwag po natin itong kalimutan na mga born-again Christians, ang evangelism po ay ang pinakamalaking utos ng Panginoon. Ang misyon ng mga Kristiyano, ito po ang misyon natin at layunin ng buhay. Kaya mga kapatid, kilala niyo po si Schindler, yung Schindler's List? Sa Germany po ay mayroong isang tao na ang pangalan ay Oscar Schindler, isa pong Aleman. Una, nakikita niya na ang mga Hudyo ay pinapatay. Kaya naisip niya na papaano ang mga tao ay pinapatay na gaya nito? Kaya siya po'y kumikita ng maraming pera. Una ay kumikita siya ng maraming pera. Pagkatapos yung mga Hudyo po ay pinapatay. Kaya meron siyang factory na gumagawa ng mga sisidlan. Subalit sa huli ay ginugol niya ang lahat ng kanyang kayamanan upang sagipin po ang mga Hudyo. Ito po'y totoong pangyayari. Ang kanyang puntod po ay nasa Israel. Narinig ko na ang kanyang asawa ay namatay sa Israel. Maraming taon na pong nakakalipas. Alam niyo po, iniligtas niya ang higit sa 1,000 katao hanggang sa katapusan ng 2nd digma ang pandaigdig. At ang huling eksena po sa movie na ito ay totoong kwento rin po. Maraming mga Hudyo ang nais na suklian siya dahil sa pagliligtas niya sa kanila. Subalit, wala na pong paraan eh. Kaya gumawa sila ng gintong singsing gamit ang kanilang mga gintong ngipin at umukit sila ng isang pangungusap sa loob ng singsing. Ang nakalagay po, sino man ang magligtas ng isang buhay ay nailigtas ang buong mundo. Nang napanood ko po yung eksenang iyon, sabi niya, kung may bibenta ko lamang yung sasakyang ito, makapagliligtas pa sana ako ng isa pang tao. Itong pardibling ginto na ito, kung may bibenta ko yung pardibling ginto na ito, makapagliligtas pa ako ng isa pang tao. Alam niyo po, labis yung pangihinayang niya na siya ay hindi nakapagligtas ng mas marami pang tao. Kaya nga po, yung direktor na si Steven Spielberg, siya po yung gumawa ng pelikula po na ito. Paano naman po yung puso ninyo? Alam niyo, bagaman si Schindler ay hindi isang Kristiyano, isinakripisyo niya ang lahat ng kayamanan niya makapagligtas lang ng mga Hudyo. Hindi po ba tayo nakakaramdam ng hiya? Upang makapagligtas ng isang kaluluwa, hindi ng katawan ha, mas mahalaga pa kaysa sa sanlibutan yung kaluluwa, ay nararapat lang po na isakripisyo natin ang lahat ng bagay na nasa atin
upang mailigtas ang maraming kaluluwa sa huling panahon. Ito pong dapat nating gawin. Patungkol naman po sa fellowship, malapit na fellowship sa mga kapatiran. Hindi tayo magkakaroon ng Christian life ng mag-isa lang, kundi kasama ang iba pang mga kapatiran. Sa isang pamilya ay mayroong bagong silang na sanggol, munting bata at isang palaaway na bata, subalit ang ina. Hinahagkan, tinatanggap silang lahat at iniibig silang lahat. Gaya nito, dapat tayong magkaroon ng fellowship na tulad nito na may puso na gaya ng sa Panginoon. Gaya ng sa isang ina, huwag mapuot, huwag mamuna, huwag makipagtalo sa inyong mga brothers at sisters. Kasi hindi po ito maganda, huwag tayong makipagtalo sa mga kapatid na hindi natin gusto. Tanggapin po natin silang lahat. Alam niyo po, sa loob ng church, mayroong napakaraming mga gawain. At yung paggawa po nito ay kusang loob na paggawa dapat. Kaya't habang may pagkakataong gumawa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Mayroon pong maraming bagay na dapat nating gawin. At yung offering po na pera na pinagpapaguran natin at kinikita, ibigay po natin sa Diyos. Ito po'y napakahalagang pera. Kaya nga dapat natin itong gugulin sa maayos na paraan sa harapan ng Diyos. Ang katawan ko, kaluluwa ko, oras ko, kalusugan ko, lahat ng ito ay sa Panginoon. Kung anong mayroon ako ay sa Panginoon, ito ay nakalaan para sa Panginoon. Huwag po ninyong sayangin kung ano ang nakalaan para sa Panginoon. Hindi ninyo dapat sayangin ito, hindi ninyo dapat gamitin ito sa sarili ninyong paraan. Dapat ninyo itong gamitin sa pinakamahalagang bagay, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Papaano po? Kapag ang maraming kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng paggamit sa pera ninyo, ito po ay kayamanang nasa langit. Kaya magtitipon po kayo ng kayamanang nasa langit at hindi po nasa lupa. May isang sister po ang bumisita sa akin noong nakaraang araw. Hindi ko pa siya nakikita. Subalit siya ay dumadalo sa ating church at sinabi niya, nang marinig ko ang sermon tungkol sa overseas mission, ay na-encourage po ang puso ko. Pagkatapos nagbigay po siya sa akin ng isang sobre. Nag-offer po siya para sa overseas mission. Ito pong sobre na ito. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan niya. Napakalaking halaga po ng pera. Tutulungan po tayo ng Diyos na magligtas ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng halagang ito, ng salaping ito. At sinabi ng Diyos, ibigay ninyo ang ikapo sa Malakias 3 verse 10. Ibigay ang ikapo, kaya pakiusap, pagpasyahan na po ninyo na ang inyong tithes ay bibigay ninyo ng buo sa pasimula ng taong ito. Dahil nang alam na po ninyo, hindi ako nagbibigay ng sermon patungkol sa offering ng maraming beses na. Hindi na matagal na po kung hindi nakakapag-sermon nito. Kundi sa pasimula lamang ng bagong taon, binabanggit ko yung sermon gaya nito. Meron pong napakaraming envelopes dyan po sa ating offering box. Hindi pa po ninyo nakikita ang mga ito. Ito ay isang personal na bagay sa pagitan natin at ng Diyos. Pakiusap, mag-offering po kayo ayon po sa nakasulat sa Biblia. Bagaman hindi tayo makapagtipon dahil sa coronavirus, subalit ang puso natin ay iisa. Kaya ang halaga ng offerings ay halos pareho pa din. Nagtitipon man tayo o hindi, kumita man tayo o hindi, sa kahirapan, ang tunay na pananampalataya ay mahahayag. Kaya't maraming salamat po. Kailangan rin po nating magpasya para sa overseas mission. Ito po ay maituturing na espesyal na offering. Ako po at ang asawa ko ay gagawin ang aming makakaya na mag-offerings. Palagi po akong nagpapasya na mag-offering kahit na magpapasya po ko ng higit kaysa sa nakaraang taon. At kailangan nating mag-offering para sa Sunday school, gaya po ng sinasabi sa Biblia. Ang nagahasik ng bahagya, mag-aani rin ng bahagya. At ang nagahasik ng sagana, mag-aani rin ng sagana. Kung mayroong maraming sakripisyo, magkakaroon rin ng maraming bagong born-again Christians. Kung kakaunti lamang ang magsasakripisyo, kaunti lang din ang maliligtas. Ito po ang batas ng buhay na ginawa ng Diyos. Kaya dapat po nating isipin na ito na ang huling taon at makibahagi po tayo ng ating buong puso
upang ang Diyos ay makagawa ng dakilang gawain sa pamamagitan po natin. Isipin po natin, ito na ang huling taon. Ang Diyos po'y makakagawa ng dakilang gawain kung tayo po'y makikibahagi ng atin pong buong puso. Hanggang dito na muna tayo. Sa ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa huling panahon. Salamat din po, Amang Diyos, sa inyo pong pagtulong sa amin na mabuhay para sa Panginoon sa nalalabi naming buhay. Ito pong aming katawan, ito pong aming kaluluwa, ito po'y sa iyo, Diyos. Pakiusap, para po sa iyong kalooban, O Diyos, gabayan at pahintulutan mo po kami na mabuhay ng ayon po sa iyong kalooban. Sa taon pong ito, hanggang sa huling sandali, nawa ay huwag kaming sumunod sa aming masamang mga pagnanasa, kundi sa iyo lamang pong banal na kalooban upang makapamuhay kami para lamang sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Gamitin mo po kaming lahat sa maayos na paraan ayon sa kalooban mo, Panginoon. Idinadalangin po namin lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.